Sino nga ba si General Santos? Kano ba siya kaastig at ipinangalan sa kanya ang isa sa syudad dito sa Pilipinas? Halika, alamin natin. Kapag tumitingin ako sa mga syudad dito sa Pilipinas, napapansin ko ang isang syudad sa Mindanao na ang pangalan ay General Santos. Napapaisip ako, sino ba siya? Gano ba siya kagaling? Bakit naman ipinangalan pa sa kanya ang syudad na yun? Dahil doon, nag-research ako ng tungkol sa buhay niya at ito ang aking mga nalaman. Ipinanganak si Paulino Torres Santos Sr. noong June 22, 1890 sa Kamiling, Tarlac. Taga-Tarlac pala siya. Paano kaya siya napadpad ng Mindanao? Noong graduate siya ng grade 6 noong 1907 sa edad na 17, siya ay ginawang municipal teacher. Grade 6? Teacher agad? Pangismulod! At nung siya ay maging 18, siya naman ay nilista bilang sundalo sa Philippine Constabulary. Basic lang pala maghanap ng work noon. Noong 1912, lumubog ang Titanic at siya ay nag-enroll sa Constabulary Officer School. 2 years ang nakalipas, graduate siya at naging valedictorian. Na-appoint siya bilang third lieutenant ng Philippine Constabulary noong 1914. Dito ay nagsipag siya lalo sa trabaho at sa pag-aaral upang mas lalo siyang maging effective sa binigay sa kanyang trabaho. Bilang isang sundalo, siya ay pinadala sa Lanao noong 1916 upang labanan ng mga Moro. Ngunit nasugatan siya ng pana ng mga ito. Ipinadala din siya sa Bayang Kota noong 1917 at muli siyang nasugatan. Sa pagkakataong ito ay bala naman. Habang binubomba ng kanyon ng pwersa ng gobyerno ang pader na depensa ng mga Muslim, si Lieutenant Santos naman ay pinamunuan ang kanyang platoon sa isang suicidal mission upang palibutan ang buong lugar na nasecure na nila. Agad silang sumugod sa nawasak na bukana at naglagay ng mga hagdan upang sumalakay. Kasama ng kanyang mga tauhan, sila ay nakipaglaban sa isang madugong hand-to-hand combat laban sa mga Muslim na nagbabantay ng depensa. At sila ay nakapatay ng 30 katao sa mga ito habang walang nabawasan sa puwersa ng gobyerno. At dahil sa napakagaling na pangyayaring ito, siya ay ginawaran ni Governor General Frank Murphy ng Medal of Valor, ang pinakamataas na award ng Philippine Military para sa katapangan sa aksyon. Kalaunan, siya ay naging gobernador ng Lanao. Mula sa utos ni President Manuel L. Quezon ay pinamunuan niya ang grupo ng nasa 200 na mga migrante o mga taong lilipat ng tahanan mula Luzon at Visayas upang magtatag ng kolonya o village sa mga sinaunang lugar ng Lagao at Coronadal Valley para ito ay umunlad noong February 27, 1939. At dahil nga sobrang sipag niya, tumutulong siya sa mga tao rito at tinuturuan niya ito ng disiplina. Noong dumating ang mga demonyong Hapon ay sinakop nila ang Upper Coronadal at Alab Valley. Nagdesisyon si General Santos na makipag-cooperate na lang sa mga Hapon upang maiwasan ang pagdanak ng dugo. Nagkasundo si General Santos at ang commander ng mga Hapon na huwag aabusuhin at momolestyahin ang mga sibilyan sa lahat ng district sa Coronadal Valley. Sa kondisyon na ang mga tao dito ay hindi gagawa ng maling kilos. Kung hindi, ay mararanasan nila ang kadimonyuhan ng mga Hapon. Tinanggap niya ang pagiging manager ng Coronadal at Alab Valley at naging commissioner din siya ng Mindanao at Sulu. Noong August 1944 ay ipinatawag siya ni President Jose P. Laurel upang pumunta ng Manila. Doon ay ginawa siyang commanding general ng Bureau of Constabulary. Ipinadala din siya sa Northern Luzon dahil nagsisimula ng bombahin ng mga kano ang Pilipinas. Pumunta siya ng Nueva Ecija kasama ang kanyang alalay na si Sergeant Juan Ablan. Binigyan nila ng pagkain at tubig ang mga tao doon, pati na rin ang mga gerilya na lumalaban sa mga Hapon. Ang problema, siya pala ay sinusubaybayan ng isang Major General na Hapon na si Kinshichi Masuka. At sila ay preneso nito. Siya at ang kanyang alalay na si Ablan ay puwersa ng mga Hapon na sumama sa kanila panorte. Una ay sa Nueva Vizcaya, sumunod ay sa Ifugao at Mountain Province kung saan ang mga Hapon ay umaatras. Habang siya ay hawak ng mga Hapon, si General Santos ay nagkasakit dahil sa pabago-bagong klima at dahil sa pag-iwas niya ng pagkain ng sakto dahil sa kakulangan ng supply ng pagkain.
Si General Masuoka ay tumangging dalhin ang may sakit na general sa isang American hospital. Siyempre nga naman huliin sila ng kanu. At noong August 29, 1945, si General Santos ay tuluyan nang namatay sa sakit na pneumonia sa edad na 55. At bilang tribute sa kanyang legacy at katapangan, ang bayan ng Buayan na dati ay tinatawag na Dayangas ay pinalitan ng General Santos noong June 1954 mula sa virtue ng Republic Act No. 5412 at ito ay naging syudad noong July 8, 1968. At ang monumento ni General Santos ay itinayo sa harap ng City Hall nito noong September 5, 1981. Ipinangalan din sa kanya ang isang kalsada sa Coronadal na General Santos Drive, pati na ang isang barangay sa Coronadal mula sa kanyang inisyal, ang Barangay GPS. At yan ang kasaysayan ng buhay ni General Paulino Santos, ang pinagmulan ng pangalan ng syudad ng General Santos. Kung marami pa kayong tanong about sa mga lugar dito sa ating bansa, paki-comment nyo na yan at sasagutin natin yan. Pwede rin po kayo mag-subscribe sa aking YouTube channel at mag-follow sa aking Facebook page dahil nag-upload din po ako dyan ng mga videos. Maraming salamat.